Hi guys, a video came for me, but let's watch it. Guys, nung panahon po ni Duterte, iniwanan si Duterte ng 5.948 trillion pesos na utang. Sa end ng 2019 o December 2019, ito ay naging 7.731 trillion pesos lamang. Meaning, sa loob ng 3.5 years ni Duterte ay nakautang lang siya ng 1.783 trillion pesos. While kay Bongbong Marcos, September 2022 nung naupo siya, merong 13.52 trillion pesos na utang ang Pilipinas. Naayon sa Bureau of Treasury, end of February 2024 pa lang ay 15.8 trillion na. That's 1.66 trillion pesos sa loob lamang ng halos isa't kalahating taon. Yung nadagdag sa utang sa panahon ni Duterte sa loob ng tatlo't kalahating taon ay pinantayan ni Bongbong sa isa't kalahating taon niya lamang. To think ha, nakaliwat kanan yung mga infrastructure project, serbisyo at programa na ginagawa sa panahon ni Duterte. Well, kay Bongbong Marcos, asan na? Grabe ka naman mangutang, Bongbong. Tapos ngayon na may bagyo, na dapat may budget yan at may nalaan na pera, at nagsisimula pa nga lang ang rainy season, uutang ka. Yung mga debt ng mga president natin na dumaan or ngayon. So, ang explanation lang naman dyan kung bakit tumaas is syempre may interest. At depende rin sa ating panahon kasi lumalaki na ang ano, sila ang din ang may kasalanan kaya lumaki. At sila mismo ang nag-risk nun. As patataasin nila yung taxes, lahat ng bilihin, tataas din yung interest. Yun ang hindi nila naintindihan. And meron din akong nakita na bakit kaya may part yung investment internationally sa pagtaas ng utang or pagkakaroon ng utang din. Kaya nga sabi ko noon is hindi dapat isama din ang business sa politics or government. Sinasama kasi nila eh. Yan, so ayan ang screenshot ng mga risk na sinasabi ko. Sinama nila. So, yun ba ang trabaho ng gobyerno? Yung pumunta sa business, tapos iris din nila yung funds ng bansa nila? Kaya nga, yung mga decision natin. So, ang gumagawa niyan is every country na. Para lang lumaki yung pera, or makilala sila, or yumaman. Why not? Oo nga, andun na yung taxes natin. Nangungulek yung gobyerno, pero pinapasok doon. Paano ko yung risk na yan is, biglang bumagsak. Kaya doon din, nagkakautang yung bansa mismo. Yung mga pinapasok nilang investment na yan. Dinagdag nila. Investment? Hindi naman trabaho ng gobyerno yan ah. Trabaho ng gustong mag-business. Yung trade na yan. Yan ba nakasentro ang gobyerno? Imbis na tulungan ang tao? Sinasama din nilang business nila doon kung may sarili silang business. Paano ko sinabi? Para makilala sila sa kanilang business. Ilalagay nila yung business nila tapos magdadagdag sila ng galing sa gobyerno na pera. Ay, nako. Mark my words if I'm wrong. Parang ganun ang ginagawa nila eh. Common sense na tayo. Kaya na lumalaki ang utang na yan. Laro-laro lang pala eh. Sige, bibigyan kayo ng laro na gusto nyo. Ng panahon. Hanggang ma-realize nyo at gawin yung tamang dapat gawin. Ang gobyerno, yung mga nakaupo, ililid niya yung mga tao niya sa tama. Sige, mag-collect kayo ng taxes ng mga tao. At gagamitin din sana yan sa pagtutulong sa mga tao. Hindi lang pagbibigay ng ayuda. Kasi ang pagbibigay ng ayuda is manipulation para kunwari mabait ka.
pagbibigay lang ng ayuda is kung may nangyaring disaster sa isang lugar na hindi na kaya ng mamamayan. Na tumayo, kunwari kung may earthquake, nasiraan sila ng bahay. Or kung may flood, nasiraan sila ng bahay or ilang days na, hindi sila makabalik kasi dahil sa flood. At gumawa ng paraan. At siyempre, education ng community niya. At kausapin yung mga business na sige, mangutang kayo sa akin. Sasabihin niya, sabihin ng gobyerno yun. Pero pagpasensya nyo na may interest. Hindi na nakawin kasi ibang ginagawa nila ngayon eh. Yung mga nakaupo, kukurap nila na nakawin. Kawin nila at ipupunta nila sa business nila para lumaki. Para mas lumaki yung funds at may mas itutulong sa bansa. Yung handa ng gobyerno na parang yung roads, yung ibang area na gustong pagandahin para sa turismo. At para sa work din ng ibang tao. Sige, Papa, yung balik tayo sa papautangin yung business. Sige, Papa, utangin kita para mapaganda mo pa yung lalo yung or mapalaki mo yung business mo. Para maraming matutulungan na tao at magkaroon ng trabaho. Iba eh, kinakalimutan nila yung part na yun. Nahabahala ka, businessman ka eh. Bahala mo, bahala kang palakin yan. So, kaya ang daming nagsasara din na business dyan. Kaya, iyang pera ng gobyerno na mi-mislead din. Iba kasi pinupunta eh. Lalong nagkakaroon ng malaking utang. Sabi ko, hindi ko maintindihan yung bakit lumalaki yung utang dahil lang pala sa investment. Sino ba kasing nag-invento na dapat isama yung investment sa gobyerno na yan? Eh, dapat sa mga businessman sa mga yun. Laki nga sana ng pera ng gobyerno eh, para itulong sa mga tao niya. Kung sino, may gagawa sana ng ganun na paraan. Yung cycle na yan na sinimulan nila. Parang iibahin niya. Sa bagay, kahit kung tayong mamamayan, hindi nakikinig yung gobyerno, wala rin silbi. Sige lang, pagpatuloy nyo, lalong masisira. Hindi lang pala yung dahil ano, lumalabas at lumalabas din pa unti-unti pag mag-further, magtatanong ka kung bakit ganito, malaking utang, bakit ganyan. Yun pala, pinagsama kasi nila. Pwede naman siguro. Pero dapat may sariling funds yun. Yung pang-invest na yun. Hindi lahat ng pera ng gobyerno. Dapat may nakaalat na funds para dito, para dito, para dito, para dyan. Kung gusto mo talagang lumaki. Pero lahat na, parang ginagawang lahat na eh. Kaya, ganun kalaki yung utang. Risk nga sabi nila eh. Pag bumagsak, wala na. Utang mo na yan. Kasi pumunta sa nag-invest na yun. Nanalo yun eh. Kung kunwaring ibang bansa nanalo, di doon mapupunta, magkakaroon ka pa ng utang mismo. Wala tayong masabi sa mga ano leaders na nag-isip ng ganun. Siguro sinimula nila maganda. Pero, sugal po yun eh. Actually, sugal yun eh. Wala talagang makukuha ang maganda sa sugal. Pag sa sugalan na tataya ka ng ganito, ganyan, yan is sugal ng business or investment na sinasabi nila. So, 50-50 kung mananalo ka or hindi. Minsan, wala pa yung funds pero nag-risk ka na sumugal para kunin yung investment na yun. Tapos bigla kang natalo. Ayan, wala ang choice. Ilalabas mo yung pera na yun at ibibigay mo. Utang ka pa sa bangko kung saan-saan dyan. Kaya may
iba din naman yung utang na sinabi nila na kulang yung funds mo na maitutulong mo sa bansa mo. Kasi parang ganun naman ang nangyari kay sa past president natin. Kasi pinatigil niya, diba, yung business. Yung work. So no choice, uutang siya para may maibigay sa kanyang mamamayan. Pero baka nag-handle din siya ng investment. Di talagang may utang. Ay. Kahit simple pa lang ano, no? Mamamayan, maintindihan yung part na yun. Pag magtatanong tayo, further, more and further and further, kunting research lang, makikita at makikita mo kung anong dahilan. So weird. Na kung sinimulan nila, kailangan mo din gawin. Parang mas magandang ihiwalay mo na lang ang sarili mo pag ginagawa nilang lahat. Wala atang gumagawa nun kung anong trend yun ang gagawin. Mas maganda siguro kayang simulan natin ngayon, ihiwalay na natin ang sarili natin dyan. Kasi lalong lulugmok sa utang mga talaga. OMG. Siguro nasasama kasi talaga ang ugali at pansariling kagustuhan. Tapos yung yearning na makilala ka dito at ganyan. Yung power na sinasabi nila. Kahit meron kang pera pero gusto mo yung makilala yung pangalan mo. Tama na nga yan. I don't like this kind of topic. Nakaka-drain. Hindi lang nakaka-drain. Yung iisipin mo pa lang na nakikinig ba ang gobyerno sa kanya mamamayan? O yung mamamayan, kung aayusin din kaya ng gobyerno yung trabaho nila, aayusin din kaya ng mamamayan yung mga sarili nila. Kasi tayo din mismo nabibigay ng division at para ng mga dahilan para hindi iayos ng isa't isa yung mga sarili nila. Mga greediness, jealousy, envy na pangalang natin na pag-uugali. Yung insecurities. So, humingi na lang tayo ng ano, malalim na hininga. Good luck, Pilipinas. Malapit ng masira. Kasi, isang tao may business, di ba? At kailangan niyang, yung exchange na sinabi, export, import, is dapat hindi sa gobyerno mangunguha ng kanyang funds. Parang minsan, yung mga nakaupo doon kumukuha eh, kaya nakukurap na sinasabi nila kung gusto nilang i-expand yung business nila. Sa tingin ko, ganun eh. Imposible naman na lumaki agad yung isang business kung kunwari. Yung export-import na yan. Diba? Pwede naman siguro kung galing sa utang na sinasabi nila. Well, sa bagay, kasama din yung mga tao na umuutang actually through their credit cards. May narinig din ako doon. So, kaya nagkakaproblema yung gobyerno din minsan. Yung kautang natin sa credit card na yan na sinasabi nila or pautangan na sinasabi nila. Yung mga nilalabas ng bangko. So, tayo din mamamayan, kailangan nating iayos yung sarili natin. Tapos tatakbuhan pa natin. Sinong maghahandle nun? Of course, ang CCCN is gobyerno. Ito yung inutang ng bansa mo. Automatic na ganun. Kahit wala kang pangalan doon, nakasummarize lahat yung inutang ng tao. Tapos, siyempre, interest every month ngayon. So, tayong mga tao din, kaya kailangan iayos din natin mga sarili natin. Kasi may, ewan ko ba bakit nasama nila yung ganun na scenario. Noon pa sigurong nagawa na rules to. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so again my next videos.